Sa video na ito ay ating itatalakay ang 9 na pamamaraan kung paano ba natin mapapabilis yung ating laptop at yung ating computer. Disclaimer. Hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturong ito ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral, kuhanin nyo, at kung wala naman, wala akong pakialam. So we are back again. So matagal-tagal po tayo hindi nakapag-tutorial. So for today's video, pabibilisin po natin yung ating laptop at yung ating computer in terms kung paano po natin ito gagamitin ng tama. Okay? How to speed fast our computer or our laptop. Okay? So, for today's video, pag-aaralan natin yan. Just stay tuned in at tayo po ay makikita natin kung paano natin mapapabilis yung ating computer o yung laptop na meron tayo. Tayo ngayon sa aking screen. Okay, makikita mo dyan, okay, na ito yung mismong main screen natin. Okay, so alam naman natin na ang ating computer o yung ating mismong laptop is both hardware is and both software. So dalawa po yan, hardware and software. Yung hardware, yan po yung itatawag nating physical o yung nahahawakan natin. Okay? Yung keyboard, yung mouse, yung touchpad, yung screen, or yung monitor. That's what we call hardware. Okay? At yung mga parts niya. Like for example, yung RAM, yung motherboard, or yung anything na nahahawakan natin na tangible. Okay? But in terms in a software side, ito naman yung tinatawag natin mga operating system like Windows, application, yan yung mga tinatawag natin software side. So, dyan nagkukos kung bakit bumabagal yung ating system. Sa dalawang bagay na yan, it's either software issue or hardware issue. So, pag-aaralan natin ngayon sa topic natin for this day, paano ba natin mapapabilis yung ating laptop at yung ating computer? But before anything else, bakit nga ba bumabagal ang isang laptop at ang isang computer? Okay? Kasi mula kapag bumili ka ng laptop, di ba, for example, pag bumili tayo ng laptop at computer, kasi mula mabilis yan. Kasi nga, wala pa yung installed na software application, for example, Adobe Photoshop, After Effects, Microsoft Office, Antivirus, or anything na ginagamit natin in everyday life ng buhay natin sa paggamit ng computer o laptop. Kaya nga tayo bumili ng laptop o ng computer kasi meron tayong paggagamitan. For example, sa school, sa trabaho, or sa paglalaro, which is like, for example, gaming. Okay? So, bumabagal ang isang laptop or ang isang computer depende sa pangangailangan ni user. Ay nagda-download at nag-i-install siya ng mga application base sa kanyang needs, sabi ko kanina. Okay? For example, sa mga students, Microsoft Office, PowerPoint, Word, Excel, or sa iba naman, editing, mga software, After Effects, Premiere, Filmora, and Photoshop. Kaya bumabagal yung ating laptop o yung ating PC. Okay? And any application such as antivirus or installed application mismo sa ating computer o yung ating laptop. So, kaya ang unang gagawin natin kung bakit nagiging mabagal yung ating laptop o computer. So, kaya nga ang unang gagawin natin ay i-disable ang mga application kapag mag-o-open tayo ng laptop. So, alam nyo, kapag tayo ay nag-o-open ng laptop or ng isang PC, lahat ng mga application na na-install mismo sa ating laptop or computer, lahat yan nag-i-start up. Ibig sabihin, pag sabihin natin start up, lahat yan gumagana. Minsan kaya bumabagal yung ating laptop o ating computer dahil sa mga pagsindi mo o pag-on mo ng laptop mo, nag-automatic, nag-on din yung mga application na in-install mo sa iyong laptop or sa iyong computer. So, paano po natin
i-disable yan. Just simply, okay, follow this step. So all you need to do is first, using a task manager, okay, paano po natin malalaman sa ating computer or laptop yung task manager? The simple, pwede ka dito, i-search mo siya as task manager, or pwede mo siyang i-click dito, yung mismong below, which is yung bottom tab, meron din sa baba ng ating computer or laptop. Then, just click task manager. So, ito na po siya. Ayan. Then, ang dapat mo lang gawin is ililimit natin o i-stop natin yung mga programs kapag tayo ay nag-i-start up ng ating computer o ng ating laptop. So, paano po natin gagawin yan? Just go to 1, 2, 3, 4. So, pang-apat na tab tayo. Just click start up. So, makikita nyo dyan, meron dyan sa pinaka gilid natin yung name of application o yung software na in-install mo sa iyong PC. Then yung publisher, kung sino po yung mismo nag-create ng mismo software. Then yung status niya. Kasi sinabi natin yung status, ano yung pangunahin, okay, na ginagawa ngayon ng system na to. Okay? Kung siya ba ay naka-disable o naka-enable, which is na madaling salita, naka-on o naka-off. Okay? So, makikita natin si uTorrent ay naka-disable siya. So, ibig sabihin, kapag nag-on tayo ng computer o laptop natin, hindi siya mag-on. Okay. Kasi sa startup, kapag naka-enable siya, ibig sabihin, kapag nag-on yung laptop mo, yung computer mo, automatic mag-on to sabay. Kasi parang sa madaling salita, si operating system mo, which is si OS, Windows, lahat ng mga enable mo na application, lahat yan, i-on niya sabay-sabay kapag naka-enable siya. Kung hindi mo naman siya madalas ginagamit at ayaw mo naman pagbukas mo ng computer, lalabas agad yung application nito. So all you need to do is to disable that application kung hindi naman talaga necessary na ginagamit mo siya. So paano mo gagawin yun? Just click, right-click, then disable. Okay, right-click, then disable. Right-click and disable. So gawin mo lang yan kung anong gusto mong i-disable dyan ng mga application. So for example, i-disable ko tong si okay, si Yandex with voice assistant, disable. Then okay. So okay na siya. Okay, na-disable mo na. Sa system startup po tayo to speed up yung boot system ng mismong computer natin. So ang dapat po nating gawin is first go to the search bar, which is this. Then, type advanced system. Okay, wala ko space. Advanced system. Okay. So, just click this one. So, may lalabas po dyan na tab, which is yung tab natin nakalagay ay system properties. So after searching this tab, okay, advanced system, all you need to do is click that three tabs, okay, 1, 2, and 3. So these three settings, which is yung pangatlong tabs, okay, sa pinaka huli, ay i-click mo yan. Just click, okay. So after clicking this, okay, all you need to do is uncheck the time to display list of operating system. Okay? Uncheck. Sabihin, time to display list of operating system. So, uncheck po natin siya. Ayan. So, after uncheck, ang gagawin lang po natin is just click this on okay. Then, okay. So, yun yung first step natin. Ang purpose nun, nag-advanced system tayo, then uncheck natin yung time display list of operating system. Di ba nakita natin doon, meron nakalagay 30 seconds. Okay? Ibig sabihin, kapag nag-boot ka, okay, may 30 seconds pa, nahihintayin mo para mag-on siya. Okay? So, yun yung paraan para malesen yung time natin sa paghihintay. Lalo na sa pag tayo ay nag-boot up ng ating computer o ng ating laptop.
okay, mababawasan yung paghihintay natin. So, pagod ka na ba maghintay? The joke lang. Okay. Pangatlo is uninstall the bloatware or the excess application o yung mga pre-trial antivirus such as Abbas or ano ba yung mga application antivirus na in-install mo sa iyong computer. So, konting trivia lang, no? Kapag Windows 10 yung gamit mong computer, okay, or laptop na OS na gamit mo, huwag ka na mag-install ng any third-party na application, which is yung mga antivirus. Because Windows 10 is meron na siyang build na antivirus is what we call Windows Defender. Okay? So, Windows Defender to, gawin mo lang, lagi mo lang i-update yung Windows mo para updated din yung Windows Defender mo. Mas malakas to kaysa sa mga third-party na application na i-install natin, such as yung mga antivirus na yan. Kaya bumabagal yung ating computer dahil sa mga third-party na application, which is yung mga antivirus na ini-install natin sa ating computer. So, all you need to do is paano ba natin siya may install, okay? Pwedeng punta ka dito sa search bar, then type mo yung control panel. So, after typing control panel, may makikita ka dito, uninstall program. Then, kung meron kang antivirus na nilagay dito, so all you need to do is to uninstall it. Okay? Samantala, ako kasi wala ako kasi akong antivirus, kaya wala ako i-uninstall. Kasi nga, meron na siyang built-in na Windows Defender. So, paano mo makikita yon? So, just type Windows Defender. Ayan. So, security, then Windows Defender. Yan siya. So, yan. Virus threat and protection. Then, manage settings. Then, real-time protection. Okay? Dapat naka-on siya. Okay? Kung ayaw mo mag-install ng antivirus software. Okay? On mo to. Dahil once na nagsaksak ka ng flash drive mismo sa laptop o computer na meron ka, automatic i-scan yan. Kung meron niyang virus dito sa gilid na to, mag-notify yung mismong computer mo na merong threat na pumasok sa mismong laptop mo. Okay? So, mas magandang gamitin mo sa Windows Defender. Okay? Huwag ka na gumamit pa ng mga any third-party na application. Remove unwanted programs or application. Okay? Or i-turn off mo siya. Or i-install mo na lang, mas maganda. Yung mga unwanted, pag sinabi natin unwanted, yung mga hindi mo alam na application na na-install sa mismong computer mo, hindi mo naman ginagamit. Okay? So, paano mo yun ahanapin at paano mo malalang makikita yung mga unwanted application na yun? So, all you need to do is go to the search bar, then type application. Ayan, makikita mo dyan yung apps and the features. Ayan. So, ito yung mga listed na mga application sa software mo sa laptop mo na hindi mo expect o unwanted mo na hindi mo siya alam na naka-install pala sa mismong computer mo. Okay? Kaya siya bumabagal kasi nga marami mga application na installed. At minsan, alam mo, punong-puno na yung computer mo dahil sa mga to. Okay? So, For example, itong, hindi naman ako gumagamit ng Xbox Console Companion. Okay, uninstall ko yan. Minsan may makikita ka pa dyan ng mga Candy Crush. O kaya may makikita ka pa dyan na mga laro sa mga built-in sa mismong computer ko natin. So, all you need to do is to uninstall it. Makikita mo yan dito sa ating application. Makikita mo siya sa search bar. Si-search mo siya. Okay. Ito ba? Pwede ko install dito. Ito. Hindi mo lang ako ito. Widget. Okay. Hindi ko naman siya ginagamit. So, all you need to do is install it. Okay? Then, many more. Kung naman yung mga application na ayaw mong hindi mo naman ginagamit. Ito. Ayan, ito. Best example.
hidden city, hidden object adventure. Hindi ko naman alam yan, diba? Hindi ko naman nilalaro yan. So, all you need to do is install it. So, bukod sa bibilis yung computer mo, malalaki pa yung space ng mismo computer mo dahil sa mga unwanted na application na to na hindi mo naman alam na naka-install pala sa mismo computer mo. Okay? Then, clean up your C drive. Okay? Kailangan mo siyang i-clean up. Dahil yung drive na yan, yan kasi naka-installed yung OS mo, which is yung tinatawag nating operating system. Okay? So, how to clean up our C drive? Just go, okay? Just click, just click the Windows plus R. Okay? Makikita mo dyan yung run, tinatawag natin. Okay? Windows plus R. Then, all you need to do is type percent temp then percent. Okay? So, pag sinabi natin percent temp percent, ibig sabihin, lahat na mga temporary files na naka-installed sa mismong computer natin. Kasi ang mga temporary files, nakukuha yan. For example, nag-open ka ng Photoshop, nag-open ka ng Google. So, yung mga unwanted files, mga temporary files na nakukuha niya sa pag-install natin sa ating mga software o mga application na ginagamit natin sa ating computer, inaiipon yun. Okay? At kapag naiipon yun, na yun ang focus kung bakit bumabagal yung ating computer. So, all you need to do is to type Windows plus R, then type doon is yung as a percent, temp, then percent. Then click OK. Okay yan. Diba, nakita nyo, dami. Dami yan, no? Hindi mo naman lahat alam kung ibig sabihin yan, diba? So, all you need to do is to Control A. Okay? Then, Control D for delete. Or delete. Okay? Ano, ano mo? Nakita nyo yun? Almost 3 or 4 gig na yung mismong mga files na yun. So, malaking consumer rin yun sa ating memory. Kaya, nun yun ang cause kung bakit bumabagal yung ating computer. Then, kung may nakita kayo parang ganitong warning, for example, the action can be completed because a folder of a file is open in another program. Dahil may naka-open yung program na ginagamit ko, for example, yung OBS for recording or yung Notepad, okay? So, hindi siya ma-delete kasi naka-open, okay? So, gawin mo lang, skip mo lang siya, then skip. Okay, wala namang mangyayaring anything kung i-skip mo siya. Okay, so ma-delete na yung mga iba pang mga temporary files na naka-install sa ating computer. Okay, so na-delete na yung mismo mga files na yun. Okay, so bago tayo pumunta sa recycle bin, meron pa tayo mga unnecessary files na i-delete natin para bumilis yung ating computer. So, all you need to do again is Windows plus R, then type prefetch. Okay, I don't know how many pronunciation is. Pronunciation prefetch. Okay, CH. Okay. So, continue. So, itong mga file na yan, okay, yan yung mga file na nakukuha natin when you browse on your browser. For example, sa Google, nag-type ka ng YouTube, for example. Type mo yung YouTube mismo sa iyong computer. May makikita ka dito yung YouTube na file na kung saan nakukuha yon sa ating mga browsing site na tinatawag natin, okay? So, all you need to do is to control A again, then just continue to delete this file dahil hindi naman siya mga important na file. So, just skip. Then, okay. Then, yung mga natira na yan, ibig sabihin, yan yung mga importante na files sa mga binuksan natin na mga browsing site. This clean up. Ayan. So, may makikita ka dyan na C drive, then Rolly drive. Ibig sabihin, you see, yung C na yan, dyan naka-install yung ating
OS, which is yung Microsoft OS natin, Windows, okay, operating system. Okay? Ayan. So makikita mo dyan na dinidisk clean up na yung mga laman ng ating OS o ng mismong C drive natin. So all you need to do is kailangan mo lang i-clean ito. Okay? Check mo lang yan yung mga gusto mong i-clean niya. Ayan. So nandito na rin yung recycle bin. Okay? Andin yung recycle bin. Ibig sabihin, sa recycle bin, makikita mo na merong 6 gig dyan na files na hindi naman natin ginagamit. So na-delete na natin at gusto natin maging free space yon sa ating computer. Kasi kapag na-moment, hindi na pupuno yung drive natin, mabilis gamitin yung computer natin. Bumabagal kasi kapag marami na ka-installed o puno na yung mismo memory ng ating computer. So all you need to do is to delete all. Hindi naman mawawala yung mga files natin dyan dahil hindi naman yung mga important files yung nakalagay dito. Ibig sabihin, mga temporary files or mga files na hindi naman natin ginagamit. Okay? Na naka-install sa mga PC natin o sa ating laptop. So, just clean up system files. So, intayin lang natin siya. Okay, sabi dito, you can use this clean up free up to 10.8 gig of this space on C. Sabihin, lumuwag ng 10 gig yung ating drive C. Okay, mas check mo yan dito. Then, makikita mo siya dito. This PC. So, 15 gig na yung, 15 gig free yung ating C drive. Okay, so, okay. Then, 15 gig yung kanina, diba? Magiging 25 yan kasi nga, i-delete natin yung mga files na yan. So yun, no, after nung tinatawag nating clean up this, okay, this clean up, so makikita natin yung ating Windows o yung ating tinatawag na drive C, okay, naging 28.6 gig siya. Kanina naging 15 lang yung gig niya. So tumaas yung mismong capacity o yung space ng ating drive C. Punta ka dito sa search bar, then type the appearance. Okay? Yan. Adjust appearance and performance on Windows. So, after that, so makikita mo dyan, okay, yung tab na to, performance option. So, all you need to do is to click this adjust for best performance. Just click this. So, makikita mo na hide, na unhide lahat yung mga nakacheck dito sa gilid. So, ibig sabihin, kung bakit sila non-hide, ay yan ay yung mga naka-check dyan, yung mga visual effects o yung tinatawag nating mga shadow, mga thumbnails ng ating laptop o ating computer sa mismong computer natin. So, kapag naka-unhide yan, bababa yung visual effects ng ating computer or laptop. At yung resulta nun, bibilis naman yung ating laptop o yung ating computer. Kaya lang, visually, syempre, parang in the sense, matatanggal yung board, yung bold ng text, yung shadow ng text, yung pointing ng mouse, or even itong tinatawag nating what we call tab names. Okay, ito. For example, di ba, pag kinlik mo itong picture, dyan pala nakikita mo na kagad yung preview ng picture, kung ano feature yan. Hindi mo na kailangan pambuksan yan para makita mo yung mismong picture. So, kapag in-uncheck ko to, lahat ng yan, hindi ko na makikita yung mismong picture na yan. Okay? Unless, pipili lang ako
ng ilan sa mga i-check ko dito para hindi naman lahat mawala yung visual effects. For example, ang i-check ko lang is yung smooth edges of screen fonts at yung ating tinatawag na show thumbnails instead of icons. Ayan. I-ano natin siya. Ipapakita natin yung mismong preview na itong feature. Pero kasi kapag in-uncheck ko yan, icons lang yan. Image lang siya. So, dapat mo siyang i-check kung gusto mo makita yung mga images. Okay? Then, ano pa ba? Ito, smooth scroll list boxes. Siguro yan lang tatlo. Then, click apply. Then, okay. So, mapapansin mo, parang walang nagbago, di ba? So, makikita mo yan sa mga details pa ng mismong computer or laptop na ginagamit mo. Okay? Makikita mo, ba't nag-iba yung font na ito? Bakit dumipis? Bakit parang nawala yung shadow? So, ibig sabihin, dito yun sa visual effects ng ating computer. Type ulit yung appearance. Papakita ko sa inyo kung anong mangyayari kapag yung thumbnails in-uncheck mo. Okay? Do you see? Naka-icon lang siya ng image. For example, ibig sabihin, hindi mo makikita yung mismong feature nito unless buksan mo siya. Okay? Dahil ayaw naman natin ganun, gusto natin makita natin yan. So, all you need to do is ibalik mo lang siya. Then, click mo lang yung thumbnails, then apply, then okay. That's all. Optimize our drive, yung ating tinatawag na C drive. So, okay? So, punta ka sa file, this PC, then local disk, then right-click properties. Then, punta ka dito sa tools tab, then click optimize. So, makikita mo, nakaselect dyan yung ating optimize na drive, which is yung sa aking laptop ay naka-install yung SSD. Okay? Yun yung tinatawag nating hardware side. Okay? Ito din yung discuss natin ngayon, more on software. Mamaya ay discuss natin kung bakit kailangan din natin pahalagahan yung ating hardware. Dahil dyan nakadepende yung bilis at yung bagal ng ating computer. Okay? Then click optimize. Okay? Then sinasabi dito okay. Okay? Then close. Ayan. Punta ka dito sa search bar. Then i-search mo yung registry editor. Then okay. Then yes. Then makikita mo dyan yung mga type tab na yan. Okay, punta ka dito sa pangalawa, yung page key current user. Then buksan mo yan. Hanapin mo dyan yung control panel. Okay. Then yung mouse. Makikita mo dyan yung mouse hover time is nakalagay siya is 400. Medyo mataas. Okay. So all you need to do is babahan mo yan. Just click the right click then modify. Gawin mo siyang mga 20 para hindi masyadong mababa. Okay, then okay. Pupunta naman tayo ngayon sa tinatawag nating hardware side. Okay? I-discuss ko lang sa inyo, no? Na ang kahibahan na tinatawag nating ng HDD at yung tinatawag nating SSD. Okay? HDD is what we call hard drive disk. At yung SSD na tinatawag natin is solid state drive. Okay? Ang kaibahan ng dalawang to, itong HDD, okay, is not expensive. Ibig sabihin, mura lang. Okay? Pag mataas yung game, medyo mura yan. Pero pag tinawag natin SSD, may pagka-expensive yan. Ibig sabihin, may kamahalan. Pag sinabi natin may kamahalan, talagang darating sa time na mahal yung bibilihin mong SSD. Pag maraming mataas yung gig mo, mas talong mas mahal o mas mataas yung presyo. Okay? Yung hard disk na to, yung HDD, is slower siya. Ibig sabihin, yung SSD is slower. Yung HDD is slower. Yung SSD is fast. Okay? Mabilis siya. So, kapag ikaw ay gumamit ng SSD, bibilis yung laptop at yung computer mo. And plus the fact, kailangan mo rin mag-install ng mga tinatawag nating RAM para bumilis din yung ating laptop.
So mas preferable natin kapag ikaw ay more on editing. So para gusto mong bumilis yan, gawin mo yung ginawa ko kanina na software side kung wala ka pang ganong kalaking budget na kailangan mong install yung SSD, yung RAM sa laptop o computer na meron ka. Because sa software side, pwede nating mapabilis ng hindi naman 100% kundi mga 70% yung ating laptop or computer sa pamamagitan ng ating software side na ginawa kanina. Yung SHAM na yun. Gawin mo yun, automatic bibilis yung laptop or computer na meron ka. Okay, just stay tuned in and God bless us all. So just click the notification bell para lagi kang updated sa mga new videos na i-upload ko like this tutorial. And don't forget to like and subscribe on our YouTube channel. And God bless us all. Thank you and have a nice day.